Ops! Yun o, bagong Pilipinas, bagong mukha daw. Muli po, live tayo ulit. Coach Oli News Page for the second time around. Magandang gabi po sa inyo. Na-miss ko kayo ha. Medyo ilang araw ba? Isa o dalawang araw? Medyo maaga ang live ko. Pero ngayon, back to normal tayo. Kamusta po kayo? Sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po. Ah. Huwag po natin kakalimutan. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat. At marami pong nanonood ng ating replay. God bless you po. Salamat po sa inyo. Pero ipromote ko na rin ang ating Facebook page, Coach Oli News PH din. Follow po kayo dyan, ha? Ito po ang ating magiging topic po ngayong araw na ito. Ito, mainit-init pa. Bagong video ni Kong Tebes, pag-usapan po natin. Meron siya binanggit doon. Kaya pala gustong-gusto mag-angkat ng sibuyas, mga tambaluslos to the left, tambaluslos to the right. Angkat pa more. Oh, gusto nyo malaman bakit nag-aangkat ng sibuyas? Oh, mamaya. Mm-hmm. At tandaan po natin, ha? Ito po, meron din siyang ibubuking. Ako. Tungkol sa asukal. Alam mo, yung dalawang yan, nakakaduda talaga yan. Yung sibuyas at asukal. Ano bang meron dyan at gustong-gusto nila? Alright, pag-usapan natin yan. Second topic, ito. Ang pumalit for the meantime sa presscon king na si SOJ Boying Remulla. Ha? Ito ngayon na may mga presscon. Ito si Gadon. Okay, ipinagmalaki niya pa yung kanyang mali. Mamaya, again, pag-usapan din natin yan, ay ang mali ay dapat kinahihiya, hindi pa ipinagmamalaki. Mali yan, mali, mali, mali. Alright. Diretso na po agad tayo sa topic. Ay, saglit, may nakita ako. Rachel Calaonan. Tulfo na naman live ni Kabutas, Diyos mio, sa dinami-daming problema sa Pilipinas. Lagi na lang si pinapanon. Oo, hindi pa nga politiko si Tulfo. Yun pa rin ang topic niya. Hindi kaya bakla ito si... Hindi, ako nagtatanong lang naman ha. Bakla ka ba, attorney? Parang type na type mo si Tulfo. Parang bakla ito si attorney Kabutas. Ano? Type na type si Tulfo eh. Obsessed ka ata kay Tulfo. At saka kahit bakla ka, bigyan mo naman ng space si Tulfo. May bigyan mo ng privacy. Sabihin niya, senator siya. Oo, pero dati ka pa. Kahit di pa siya senator, ganyan ka na eh. In love ka eh. In love ka kay Tulfo. Ito naman, sabi ni Delphine Maranan. Si Bonjing na bypass. Susunod dyan, pass away. Naku, wag naman. Kayo naman, oh! Grabe! Makaano lang, ha? Eh, wag naman, ha? Tao pa rin naman yan, si Boying. Tao pa rin yan. Maniwala man kayo o hindi, tao pa rin yan, ha? Mahalin yan. Ah, sige, habol na lang po yung mga hahabol sa live na to, manunood. Huwag po natin kakalimutan, ha? Pakiusap lang natin yan, ha? Kung gusto nyo pong makatulong kay Coach Oli, mag-like lang po. At sa mga hindi ka pa po subscriber, subscribe po kayo, ha? Okay, simulan na po natin. Agad-agarin na po natin ito. Ay, simulan na natin dito. Kayo mag-comment para alam ko kung magsisimula na tayo o hindi. Baka kasi yung iba maano na, huwag sa Bisaya pa, mapulaan na, huwag hulat ba. Anong sibuyas? Eid al-Adha pala sa ating mga Muslim brothers, no? Eid Mubarak po sa mga Muslim. Shout out po sa inyo. Idol, pahingi Gcash. Sagutin niyo yung tanong ko. Patanong ko. Umihingi ng Gcash. Kayo naman, no? Gcash. Ano yun? Basher yun. Oo. Nga yung shabuyas. Ano yung shabuyas? Wala na, hindi. Eid Mubarak to all our Muslim friends. Hindi na umakyat. 1.7 lang. Okay na siguro to. Okay na po yan. Hindi, ito payo ko lang din kayo, Octaves. Hindi siya nagmamarunong. Tira lang ng tira kasi ano yan. Minsan, ganyan lang. Minsan, kala mo konti nanonood, pero mas marami nanonood ng replay. Minsan nga eh, nanonood, 100 lang. Pagdating sa replay, katulad nung kaka-upload ko lang sa Facebook na nasa 180,000 views na. Salamat po sa mga sumusuporta ha. Minsan ganun, hindi lang nagkakasabay-sabay, pero pinapanood nila yung yan. So tuloy. Alam niyo nagturo sa akin yan, si Doc Willie. Kasi interviewin ko siya. Sabi ko, saglit Doc Willie, antayin natin dumami. Hindi na, birahin mo yan. Maraming manunood niyan ng replay. Oh, totoo. O kaya ginagawa ko na yan eh. Sige, pasok na tayo agad ha. Sa mga hahabol na lang ha, pasok na lang kayo. At like at subscribe. Wala na yata ang gusto manood sa akin. Ako, ang daming ang nanonood sa inyo eh. Sige, bahala kayo kung ayaw nyo manood. Sige. Shabuyas, galamiton, panggisa sa mga haters. Buah!
Hindi. Pagluto yan, kung hindi, ganito. Alam mo yung shabuyas. Ano yon? Dati pang ginagawa yung ganyan na sistema. Di ba, inamin ko naman na dati akong addict, di ba? Pero matagal na akong malinis. Kaya, syempre, sa dumaan ka sa mga ganyang bisyo, marami ka ding alam. Ang ginagawa nila ngayon, nag-i-import sila ng sibuyas, sabay doon hinahalo ang mga illegal na droga. Yan. Ito, maliwanag ha. Talagang ito'y diretsahang paratang. Ang ginagawa nila ngayon, nag-i-import sila ng sibuyas at doon hinahalo yung shabu. Kaya shabuyas. President Marcos, may kinalaman o wala man kayong kinalaman dito, kailangan na po kayo talaga mag-react dito. Hindi nyo na po naman pwedeng deadmahin yung mga tao, mga Pilipino. Lalong-lalo na yung maraming bumoto sa inyo. Yung even yung mga bumoto sa inyo, tinatanong, may katotohanan ba yan? Ang alin? Shabuyas. Alam na natin yan, ha? Ano ibig sabihin ng shabuyas? Hinahalo sa import ng sibuyas ang shabu. Bakit? Ito, may kadahilanan. Bakit? Shabu, pulbos, at kung ano-ano pa. Shabu, pulbos, at ano-ano pa. Cocaine, kong tebes. Nilalagay kaya dyan. O diretsa yan sa private jet o sa yate. Hoy, nako, grabe. Bakit sa sibuyas? Mas mahirap kasi maamoy ng sniff dog yung droga pag nauuna yung sibuyas. Di ba ang sibuyas malakas ang amoy? Isipin mo sa isang container, nandun yung sibuyas, sabay sa likod yung droga. Di, nahilo na yung aso sa amoy ng sibuyas, di ba? O, maski hindi pa nakabalat yun sa dami nun. Hindi mo naman kailangan punuin yung container ng droga, di ba? Dahil ang laman ng isang container is 22 tons. Yung isang tunelada lang, ang dami-dami na nun. O. Naalala nyo ha, yung isang tinulada na nahuli dito, di umano, doon sa pulis na si Mayo, na kinaiinvolvan ng maraming kapulisyahan, even generals. Etong issue na yon, 1 ton lang po yon, 1,000 kilos lang po yon. Milyon na po ang presyo. Milyon ba yun o bilyon? Ganun na po kalaki. So magsabay ka lang dyan ng 1 ton sa 22 tons ng sibuyas, lulusot yon. Abay, mahihirapan. Mahihirapan maamoy yun ang lakas ng amoy niyan. Mahirapan mang-amoy yung aso. Pero ito, may katanungan ako, Kong Tebes. Posible, hindi nga maamoy ng aso or hindi kaya naitimbre ng maaga yon. Baka naman tinimbre yon. Posible ba? Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam. Wala naman ako sa gobyerno. Pero si Kong Tebes, alam niya. Sinabi niya, dati akong hindi naman ako nagmamalinis. Inaamin niya, ganyan sa dati. Kaya alam niya yung kalakaran dyan. Ganyan pala yan. Para hindi maamoy ng aso. Eh ako rin, at sa tingin ko, posible din, ha? Hindi lang naman ngayong administrasyon. Baka naman dati rin, eh pinalulusot yan. May timbre na. Ganyan po. At tatandaan po natin, 1 ton ng pulbos, pulburon, libo-libong pamilya ang sisirain yan. Marami yan. City by city by cities ang masisira niyan. Ganon po kalupit yung droga. Kaya ito, nakakasama ng loob. Pagka merong mga ganitong akusasyon, tapos dinededman ng presidente nyo, isipin mo, sisira to ng pamilya, sisira to ng bayan, sisira to ng probinsya. Yung presidente tahimik. Ano ang dinidiscuss niya? Love the Philippines na slogan. Wow. Eto na naman si Marcos, yung presidente nyo, ang layo sa putukan. Grabe. Ito yung mga paratang, ito yung nagiging problema at nakikita naman natin sa balita, kumokonek, may mga kumakalat na droga. Kahit yung mga kapulisyahan na i-involve, merong paratang si Kong Tebes. Anong bukang bibig mo? Love the Philippines? Hindi mo. Ewan ko ha. Maawa ka naman sa mga Pilipino. I mean, alam ko, strategy nyo yung pa-victim. Pero ang totoong biktima rito, Pilipino. Tatandaan nyo, sisira ng pamilya yan. Sisira ng trabaho yan. Sisira ng negosyo yung droga. Kaya nga yan ang slogan natin eh. Coach Oli kontra durugista. Yan na talagang ayoko dyan. Sisirain ka yan. So, kung may isang tunelada lang na droga,
sa loob ng isang container na puno ng sibuyas, halos hindi na makita at hindi na maaamoy ng aso yon. Pero alam nyo, yung mga gumagawa ng, ayoko sana magturo nito dahil ano to, gawain ng mga masamang tao dati eh. Eh, turo mo na, Kong Tevez. Alam mo, palagay ko dapat pagbigyan natin to si Kong Tevez sa magkaroon ng slot sa Senado. Kung gusto nyo maasar ng todo yan sila SOJ Boying, isipin mo, inipit siya ng inipit para maging senador sila. Tapos ang magiging senador si Tevez tsaka si Bantag. Ang sakit na, no? Ang sakit. Di ko kayang tanggapin. Yung maggagano na yung Tambalos-Los Brothers. Oh. Di ko kayang tanggapin. Di kasi sila yung talagang lumalaban ngayon. Silang nagbubuking. Booking mo na, Kong Tevez. Pero dati, yung mga sindikato, hindi ako ah, yung alam ko lang. Baka pagbintangan niya na naman ako na sindikato ako. Mag-comment lang kayo ha, comment lang ng comment para maano. Sandali, puli na kong kay sadya na bulang. Ah, okay, malakas na daw sabong. Okay lang. Sige, balik tayo dun sa ano. Dati ang ginagawa, merong isang sindikato dati, nag-i-import sila ng shabu. Sinasama nila sa bigas. Pero ang ginawa nila, yung bigas, binibenta nila ng sobrang mura. Ayun! Yung pala yun. Oh, ano yun? Yung sabu, hinahalo sa bigas. O, oh, ano yun? Tapos yung bigas, ibibenta nila ng mura. Ganun pala ang strategy doon. Bakit? Eh, props lang naman yung bigas na yun eh. Tubo na yun. Ang talagang malaking kitaan dyan, dun sa pulbos. Kahit ibenta mo ng mura yung bigas, kikita ka na. Sa pulbos pa lang, ano eh. Bilyonaryo ka eh. Eto, tanong ko. Eto, nagtatanong lang ha. Tanong ko lang, hindi ko tayo nagbibintang. Ha? Hindi ko alam. Baka nabulungan si Marcos, si presidente nyo, nabulungan. Marcos, sir, boss, kaya natin ibaba sa 20 bigas. Paano? Basta kung bahala, ibababa natin yan sa 20. Yeah, hindi ko sinasabing kasabwat si Marcos o hindi. Ha? Wala ako, basta baka may nagbubulo. Alam nyo naman, pag ang leader hindi strong, nabubulungan. Kaya nating ibaba sa 20 yan. Paano? Basta kung bahala. Leave it to me. Ano bang kasunduan natin dyan? Basta leave it to me. 20. Mamaya pag-uusapan natin yung 20. May susi yan eh. Yung 20 pag-uusapan natin. Mamaya, babalik yan. O, ano yon? Baka kasi, yung mga bumubulong sa kanya, alam, kayang ibaba ang bigas. Bakit? Tubo na sa sabu eh. Yung bigas, pwede na nga ipamigay. Pero para hindi halata, nakatulong ka pa, naibaba mo pa, naging bilyonaryo pa. Kung sino man yung bulongero-bulongera na yan, ako dali. Talino, galing talaga. Hindi ko na i-connect yung Kong Tevez. Pahingi ng number mo nga, tay. Bulong mo sa akin yung iba. Tanga, ako mauna mag-isiwalat nun. Kaya pala may 20 pangako. Yung kaya yon Kong Tevez. Kaya pala, isipin mo. Ay, bigyan ko kayo pala isipan. Si PRRD nga na napakagaling eh. Hindi na baba sa 20 bigas. Kailan naging 20 bigas? Kaya pala, alakas aloob. Yun yung sinasabi natin. Ito, wala tayong pinagbibintangan na. Baka naman hindi siya kasabwat. Baka nabubulungan. Oh. Eh, hindi natin. Ito yung tanong lang. Kasi, ang lakas eh. PRRD nga, hindi nangako ng 20 eh. Marcos nangako ng 20. Yan po yung sinasabi natin na yung nangyayari sa ibabaw, yung nangyayari sa balita, ay iba sa nangyayari sa katotohanan. Iba po kasing nangyayari sa ground. Iba yung napapanood nyo sa media. Kaya mag-iingat tayo. Yung for the poor, pwe! For the poor, magkalat ka ng bigas dyan. For the poor. Eto, kailangan natin ang mga katulad ni Kong Tevez. Hindi ko sinasabing anghel siya, ha? Hindi to usapan sino yung paanghelan. Ang usapan dito, may alam sa loob at ready magsiwalat. O, ngayon, nalalaman natin. Anong koneksyon? Bakit ang lakas ng loob mag-20-20? Etneb. Diba? Kaya pala, akala ko nakuha yun doon sa patalastas ng ice cream. Sa naaabot yung 20 mo? Yung pala, ganun yun. Kaya pala, malakas ang loob. Dahil kumbaga sa baraha, kicker lang yung bigas. Oo. Kumita na sila sa shabu eh. Milyonaryo so naman. Kahit pinamigay pa nila yung yung bigas, oh, di ba? For the poor. Bigyan ng posisyon niyan, secretary ng mga mahihirap. advisor ng mahihirap, maglagay ka diyan para magmukha tayong for the poor. Kita na sila.
So, yun, sa tagal-tagal na panahon, naging good shot pa sila. Parang katulad ng ginawa ni Pablo Escobar, di ba? Oh. Kahit ganun siya, nagpabahay siya sa mahihirap, tumulong siya. So, medyo naprotektahan siya. Yung ngayon, sa sobrang sugapa, nag-import na nga sila ng shabu, kasama ng sibuyas, binenta pa ng mahal yung sibuyas, anak ng ewan ko. Yun, suga. Yung ngayon, ulitin natin, yung ngayon, sabi ni Kong Tebes, yung ngayon, sobrang sugapa. Kasi posibleng dati na ginagawa, kaya lang tinuloy ngayon. Posible ha, hindi natin alam. Basta kasi, according to his statement, yung ngayon, sobrang sugapa. Kumita na sa sabu, mahal pa sibuyas. Eto pa, mahal pa bigas kung sa bigas na sinasabay. Ganun sila kalupit. Sugapa. Eh, baka nagmamadali kung Tebes. Ba't kaya nagmamadali? Di ba? Mali. Huwag naman kayo masyadong sugapa. Kumita na nga kayo, sugapa pa. Nagkaroon tuloy tayo ng panahon na halos wala lang sibuyas yung sisig, di ba? Di kaya masarap yun. Walang sibuyas yung sisig. Yung shawarma, walang sibuyas. Anyway, lipa tayo. Tinola, walang sibuyas. May sibuyas ba tinola? Di ko alam. Eh, sa ano, lipa tayo sa medyo seryoso na bagay. Di, seryoso yun, ha? Seryoso po yung Kong Tebes. Maganda yung binitawan yung yun. Hindi na po talagang pwedeng dead mahin ni Marcos yan. Kadiri naman. Ako kinikilabutan, ha? Hindi mo papansinin yung paratang na sabuyas. Tapos ang interview mo, ang press con mo, Love Philippines, it's so gay. Nung vlog ko, di ba, tinanong natin si Presidente. Dahil, ewan ko ha, kung may angal kayo sa sinasabi ko, i-comment nyo lang. Yung sa command responsibility. Eh, tama yun. Diba dapat sagutin mo yung gawain ng tauhan mo? Correct. Kung strong. Eh, kung ant-man. Hindi. Oy, alam nyo ba ang strongest insect? Ant. Oh. Kaya nilang buhatin ilang beses ng bigat ng katawan nila. O, yung iba sa atin, hindi nga natin kayang buhatin yung bigat ng katawan natin. Ako, ganun nangyari. Binuhat ko yung bigat ng katawan ko. Ayun, nabalilikod. Di ba? Kung strong. Hindi nasagot ni Boeing kung paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na aeroplano. Dapat sagutin ni President. At saglit. Meron dito ang basher. Basher po kayo. Hindi, tanong lang. Ngayon po, magsiwalat dahil sa kaso niya, dapat ginawa niya nung una pa. Sino ngayon maniniwala sa kanya? Eh, nagtatago sa ibang bansa. Kami po. Walang mangyayari dyan. Mas lalo, gumawa ng sariling multo itong sito. Hindi, marami pong naniniwala. Hindi, tanungin kita, Romulo. Kanino ka mas naniniwala? Kay Tebes o kay Boeing? Kasi may ano si ano eh. Wala nang naniniwala sa kanya. O, ngayon, kanino ka mas naniniwala? Kung meron kang iboboto, dalawa lang, presidente, si Boeing o si Tebes? Sige nga, hands ja. Cup ni Coach Oli ay for congressman. Uy, nga no. Kong Tebes, hindi. Congressman, hindi. Ano to? Coach Oli. Pwede. Cristobal. Cristobal kasi ako CEO. Ayan, wala pang kaso si Kong Tebes. Oo nga naman. Wala pang kaso eh. Idol mo ata si SILG. Abalos. Wala pang kaso. Sinasabing may kaso. Hininga ng case number, hindi naman makabigay. So, pag walang case number, walang kaso. Ito hindi natin sinasabing anghel si Tebes, ha? Ang tanong, totoo ba yung sinisiwalat niya? Ganun lang kasimple yon. Kayo ba naniniwala na hinahalo yung sabu sa sibuyas? Yun lang, yun ang usapin dyan. Kailangan sagutin ng presidente mo yan, Romulo. Hindi niya pwedeng dededemahin ang Pilipino tapos ang puro salita niya, Love Philippines. Corny. So weak. Yun. Kung hindi niya masagot yun, di dapat magsabi siya, ay, sinungaling yung tao ko na yun. Dahil mali yung sinabi niya. Dapat. Baguhin ko na lang yung tanong ko. Marcos, may tanong sa'yo. President BBM, anong sa tingin mo? Tama yung sinabi ni Boeing o hindi? Ako na sasagot, Kong Tebes. Hindi sasagot yan. Hindi sumasagot yan. Hindi nga umatend ng debate yan. Takot nga sa debate yan eh. Kung umatend ng debate yan, pinagpagniis ko yan. Kaliwat kanan. Hindi niya sasagutin yan. Aantayin niya si Boeing bumalik para si Boeing ang sumagot in his behalf. Hindi sasagot yan. Pustahan tayo, Kong Tebes. Hindi, wag na. Hindi sasagot yan si Marcos. Or ibahin ba natin yung tanong, Mr. President? Sinungaling yun? Or katotohanan? Ganito, Mr. President, ah. Huwag niyong mamasamain. Huwag niyong, baka sabihin niyo, mayabang ako. Pero kasi totoo naman yan. The truth hurts. Love birds.
Totoo yan, masakit yan. E pag ana, itumbok mo yung kokonting nakakaalam, masakit. E kita mo, malamang-lamang yan, nasaktan sila kay Bibot. Nasaktan yan. Kasi ilan lang nakakaalam nun. O, hindi sa ganun, ha? Ang akin lang, ano? Hindi lang naman, Mike Arroyo is watching. Hi, Sir Mike. Salamat sa panunood. Si FG siguro to, Mike Arroyo. Heidi Alfaro, sabi niya, parang ang macho ni Kong Tevez. O, yan. O, sabi ni Heidi yan, ha? Nako. Padala mo ng picture si Kong Tevez si Heidi. Hindi, joke lang po, joke lang. Yeah. Unless may ibang gumamit ng pangalan. Kumusta kayo? Ganito, nawala tuloy ako. Sana ba ako? Ganyan din ako eh. Yeah? Oo, ganyan ako. Kaya pag tuwing magkikita kami ni Kong, tuwing magkikita kami ni Banat Bay, may payo sa akin yun. Ganito gawin mo, ganyan. Kasi sabi ko, ayoko na magbasa ng comments kasi nawawala ako. Hindi, ganito gawin mo, ganyan. Oh, may turo siya. Hindi ko na nasasabihin ko, para hindi daw nawawala. Ano yung tanong ko kay, kay Boying, ano ang ibig sabihin ng wellness leave? Pakitanong mo na rin Kong Tevez. Merong wellness leave si Boying. Kung totoo or sinungaling siya, di ba? Dapat sagutin nyo yun. Sabi ito, Kong Tevez, ni Rosemary. Coach Oli, maraming alam si Kong Tevez sa Katiwalian, kaya takot sila. Yun, eto ha, na-underestimate. Hindi ko po alam kung anong size ni Kong Tevez, kung siya, anong height niya. Size tuloy. Anong height niya? Pero na-underestimate nila to si Kong Tevez. Minaliit nila. Akala, bibirahin siya, hindi papalag. Nagkamali sila ng tansya rito. Marami na sumasakit sa puso. Sumasakit na puso nila. Di nadidepress, nai-stress na sila kay Kong Tevez. Marami na, nakuman. Marami nang nai-stress kay Kong Tevez. Bakit? Alam kasi he is from the inside. Tandaan natin ha, politiko to. Kaya naku, yung Bibot na binanggit niya, nasaktan siguro, malamang sila diyan. Sabay, alam niyo Mr. President, hindi pwede yung dead ma lang kayo eh. Yeah, correct. 'Di ba? Ayaw na ayaw ko yung ganyan. Sa panahon ng presidente ka pa, dapat nag-ano ka na lang, apply ka doon sa generic na Itbulaga. Doon pwede kang hindi sumagot, artista ka lang. Ni PRRD, kaagad sinasagot niya. Kung may reklamo sa tao niya. Ako Kong Tevez, napakalayo naman niya kay PRRD. Pag talagang kinumpir mo to kay PRRD, wala. Kung tingin niya. Kustahan tayo. Ito, sorry, pinuputol kita. Tingnan nyo, ang daming nanunood sa gikan sa masa pag si PRRD ang nakalive. Tapos na siya maging presidente. Ha? Tingnan mo. Tingnan natin. Pagkatapos maging presidente ni Marcos, mag-live siya sa YouTube. Tingnan natin kung maraming manood. Hindi na siya presidente, ha? Mali yung tao niya, si Sandy kaagad. Kung tingin niya tama yung tao niya, dinidepensa niya. Ngayon, Mr. President, parang wala kami, walang presidente. Walang sumasagot. Again, huwag niyong mamasamain. Dito pala ako nawala. Hindi naman ito tanong lang ni Congressman Arnie. Mensahero lang ako ng taong bayan, no? Hindi naman ako sikat na vlogger. Pero syempre, marami ding mga taong nagpapatanong sa akin na tanong nyo nga to. Dahil hindi naman ganun yung iba, hindi naman wala namang ganun kalakas ng loob na magtanong sa inyo. Pero ako, meron akong lakas ng loob dahil wala namang masama sa ito sinasabi niya, ha? Ito po ay hindi lang tanong ni Kong Tevez. Ito ay tanong ng taong bayan. Totoo. Marami kasing nagpapatanong kasi hindi naman nagsasalita yung presidente nyo sa mahalagang bagay. Ang lagi niya lang ina-announce, Maharlika, ganyan-ganyan. Hindi naman niya sinasagot ang tanong ng taong bayan. Hindi ko alam kung ano sasabihin niya dyan sa zona, Tambaluslos ba or whatever. Hindi niya sinasagot ang taong bayan kaya may nagpapatanong dito kay Kong Tevez. At buti nga, merong naglalakas ng loob. Tingnan mo gobyerno ngayon, tiklop sila. Wala man lang nagsasalita. Buti nga ito meron matapang na tinatanong ng derechahan. Ano yung sabuyas? Meron na ba nagtanong yan? Ano yung sabuyas? Buti nga ito may tinatanong. Ito po ay tanong ng taong bayan. So kung gusto ninyo, message nyo lang siya. Kung meron kayong gustong ipatanong kay President Marcos, message nyo si Kong Tevez. Maaaring hindi niya mabasa lahat sa dami nag-message sa kanya sa Facebook. Pero baka matsambahan yung inyong tanong ay mabasa niya. At matanong niya kay presidente. Ako, may patanong ako, Kong Tevez, baka pwede mong tanong kay president. Anong na nangyari dyan sa Michael Mana yan?
'Di ba? Sabi nila iimbestigahan niya ni Speaker Romualdez. Nasa listahan nila 'yan. Hanggang ngayon wala pang imbestigasyon katungkol diyan. O sa smuggling ng sibuyas. Eh, total, nabanggit mo na yung sibuyas. Baka matanong, ano po ang ibig sabihin? Baka matanong mo rin si President, ano po ang ibig sabihin? Dahil siguro dapat malaman din ng taong bayan, ano yung wellness leave ni Boying Remulla SOJ? Ako, yun lang naman ang mga naiisip ko. O, may tanong din ako, may katotohanan ba yung Maharlika fan? Iba ang intensyon ng kanyang magulang. 90% ng kanilang ari-arian ang ibibigay. Hindi yung pera ng gobyerno. Personal money nila ibabalik sa taong bayan. Marami tayong katanungan. Kung kayo may tanong, hindi ko sinasabing mababasa lahat. Mahirap, medyo mahirap yun. Pero at least, di ba? Malay mo, matsambahan. Tanong natin kay Kong Tebes. Matanong niya kay PR, kay BBM, kay PBBM, ha? Ginagawa ko. Mr. President, pwede ba pakisagot na? O alin? Nagtatanong kaming lahat, ang buong Pilipinas. Kami ay mga Pilipino, kami pa ay mga taxpayer. At kahit alam nyo naman, kay Manny Pacquiao ako nung eleksyon, pero di ba sinabi ko kung sino yung presidente dapat suportahan. Pero kung ganun kayo, baka bawiin ko na yung sinabi ko. Dahil kung presidente kayo, dapat presidente kayo ng lahat ng tao, ng buong bayan. Ngayon, bakit hindi nyo sinasagot yung mga tanong? Umiiwas ba kayo? Wala ba kayong alam? Baka inaantay si Boying magsalita. In his behalf, alter ego daw si SOJ, di ba? Baka inaantay. Eh, 10 days yun. Matadagdagan pa kaya yung 10 days wellness leave na yun? Ibabalik ko. Di ba, nagtanong ako kung kilala nyo si Bibot Nolan at anong ginagawa nyo. Anong transaksyon nyo? Alam mo, kahit sabihin mo pa private person yon or barkada nyo yon, private yung ginagawa nyo, Regner Maria Tarlac, los ni Maor, salamat sa pag-bash, Regner, ha? Keep following. Yan ang gusto ko, mga bashers, mag-follow kayo at magsalita kayo. Welcome kayong lahat dito. Ito po kasi, ginawa nito ni Kong Tebes Live. Kaya may mga bashers. Ito mga bashers talaga. Sino nagpadala niyang bashers na yan, Kong Tebes? No? Ito mga bashers, minsan wala sa bare. Manunood sila ng live. Tapos ayaw nila yung... Hindi naman sila tinutukan ng baril para manood. E di mag-live kayo ng sarili nyo kung hindi kayo naniniwala. Hindi, kasi sa kanya okay lang daw. Pero alam mo, hindi maganda. Ethics po ang tawag dyan. Ha? Ethics. Dapat hindi ka pala sang-ayon. Di ba? Halimbawa, ako nanonood ako ng ibang vlogger. Yung attorney na yan. Halimbawa, mali-mali ang sinasabi. Alam ka namang, nanonood ako for information. Pero hindi ko para sa banatan. Mali yun. Pumunta ka sa bahay, tapos bababuin mo yung bahay. Mali. Mali yun. Kahit naman yung iba, pinapanood ko. O, yung isa nga, pinanood ko. Yung sip-sip. Kahapon lang, sip-sip na sip-sip kay Marcos na natanggal sa SMNI. Pero sabi ko, sablay talaga ito. Mukhang sip-sip. Parang gusto rin nito ng pwesto. Pero hindi ko binas dun sa channel niya. O, ngayon, kumukonti ang views niya kasi. Sa page natin. Ha? Oh, hindi ako nagagalit sa mga bashers. Okay lang yon. 9-seater, 13 ang sakay. Pwede kong yung apat nakaupo sa aisle o nakarato sa... Ano yun? Nawala tuloy ako. Basta yung sinasabi niya kung Tebes. O, pwede ka nakasabit. O, nakatayo. Tanungin yung ka-up kung pwede yun. Ha? Bawal. Nakasakay na ba kayo ng ano? Ng airline na... Isabit? Na standing room parang bus. Anyway, balik tayo. Eh baka yun ang akala ni Boying. Kaya hindi niya masagot. Mr. President, pakisagot naman kaming mga Pilipino. Ano yung ba't wala kayong sinasabi tungkol kay ano sa tanong namin kung kilala niyo si Bibot Nolan at anong ginagawa niyo? Ako, Bibot Nolan. Diba? Boss, anong connection nyo? Mag-asawa? Kahit sabihin nyo lang, siya yung kasama nyo ni Ma'am Lisa dun sa inyong anibersaryo. Bakit kayo malapit? Anong gawain ng tao na to? Anong ginagawa nyo? Anong gawa? Mahilig ba to sa sibuyas? Sibuyas, ha? Sibuyas. Hindi, may mga taong ganun. Mahilig sa mga spices. O, diba? Diba?
Dahil ako, kaya ko panindigan yung sinabi ko eh. Yung Uyas. Yung kotse na muntik na hulog sa swimming pool. Oy. Dahil kung gusto nyo, sabihin ko ba kung sino yung nagmaneho ng kotse. Ay, naku. Sino? Isiwalat mo na yan. Again, Mr. President, I think the Filipino people deserve to know. Yes, we deserve to know. Kung lalong-lalo na yung mga bumoto. Ano yung mga relasyon nyo sa mga taong ito? Ngayon, i-repeat ko ha, para na nga akong sirang plaka nito eh. Yung kay Boying Rimulya, hindi nyo pa sinasagot. Oh. After, shout out sir from Mama Sapano. Pagkatapos nito, marami pa tayong pag-uusapan. Huwag nyong kalimutan, nasa sugar industry kami for the longest time. Ito naman, sugar industry. Sugar industry. Kaya alam niya, ngayon, ano ba ang mga inaangkat ngayon? Alam niya ang kalokohan sa sugar industry. Tatlo yung inaangkat. Nabanggit niyang lahat yan. Sibuyas, bigas, sugar. Tatlo yan. Kung yan ay pusoy, napusoy kayo dyan. Tatlo yung binanggit niya ngayon. Lahat yan, issue ang pag-aangkat. Lahat yan, minamadali ang pag-aangkat. Lahat yan nagkukulang ngayon. At ang solusyon nila, angkat. Tatlo yan. Ulitin, bigas, sibuyas, asukal. Tumbok ni Kong Tebes. Meron akong mga alam na bagay-bagay sa importasyon ng asukal, mga losses and profitabilities of the sugar trading business. No? Pag-usapan natin yan sa susunod natin na mga vlog. Yan, ito. May nangingi dito, sabi niya. Pag-uusapan natin yan sa susunod nating vlog. Sabi ni Bia Molina, very good observation. Sana maglabas ng evidence si Kong Tebes sa expose niya para matanggal na sa pwesto si Demonyor at Ma'am Shit, Fersyabuyas. Di sasagot ang mga salo. Relax lang, Bia Molina. Ito ay patikim. Kumbaga sa entree, ha? Sa main menu, ito appetizer. Patikim to. Kasi pag patuloy na inipit ito si Kong Tebes, ilalabas niyang lahat yan. Mapapansin naman natin yan kung tatahimik na sila kay Kong Tebes eh. Yung isa nga naka-wellness leave na. Titingnan natin. Pero sa Caracas, sa nangyayari ngayon, pag tinuluyan to si Kong Tebes, magdedere-derecho to. Magdedere-derecho siya, dedere-derecho siya na pagsisiwalat ng anomalya dyan. Wala ngang nagderecho kay Presidente Marcos eh. Siya lang. Kaya pag inipit yan, yung sinasabi niyong ebidensya ay lalabas niyan. At the proper time, magka-counter ano yan? Magka-counter case, possibly. Again, wala siyang sinabi, but yan ang tingin ko. Ka-counter yan. Kaya nga nagpapaano na siya eh. Pinaano niya, alam niya yung coaching pinag-swimming, alam niya yung shabuyas, bigas, asukal. Warning shot na yan. Para makita naman ang taong bayan. Again, ibabalik ko ha. Yung dalawa yung tanong ko. Meron pa akong dalawa pang tanong, Mr. May tanong, ito, critical. Ito na. Mr. President. Anong masasabi nyo sa transaksyon ng Prime Media Holdings at ABS-CBN? No, isa pa to, walang nagsasalita dito. Ha, yung mga ano nyo, mga amuyong dyan, oo lang ng oo. O Prime Holdings at ABS. Alam mo sino lang nagsasalita dito ng against dyan? Vloggers. Wala man lang nagsasalita sa dami ng congressman, ng senado, wala nagsasalita kung meron man kakaunti dyan sa issue ng Prime Holdings at ABS. Kay Romualdez, kay speaker yan. Except yung mga vloggers. Isipin nyo kung walang vloggers. Lusot na yung Prime Holdings at ABS na yan. Ni speaker. Ito yung tanong namin lahat. Karapat dapat ba to? Tama ba to? Ito ba ay moral? Ito ba ay legal? Ito ba ay nakakatulong sa taong bayan? Sana po masagot nyo itong tanong ng mga netizens. Nakakatulong yun eh. Mali na nga yun. Hindi to tanong ni Congressman Arnie Tevez po. Tanong to ng taong bayan. One more thing, Mr. President, para wag na masyadong humaba yung live at yung vlog natin. No? Dahil marami pa namang mga susunod na kabanata. Marami pa sabo. Sana lang wag nyo akong deadmahin. Pero kung dinedman nyo ako, nasa sa inyo yun. Dahil hindi naman ako lang yung dinedman nyo, kundi yung buong Pilipinas. Anong masasabi nyo sa pronouncement ni Boying Rimulya sa na 99% solved na ang isang kaso na sa totoo lang hindi pa nasisimulan? Ha? Again, ang tanong ko, Mr. President, ano to? Katotohanan?
sinungaling, dapat pakinggan, dapat paniwalaan, dapat baliwalain. Alam nyo, kayo yung leader namin eh, ng bayan, ng bansa. So dapat kayo yung nag-guide sa amin, sa buong Pilipinas. Show us the right way. Lead us to the right track. Nahihirapan kami dahil naguguluhan kami na yung mga tauhan nyo may sinasabing ganito, hindi namin alam kung dapat papaniwalaan o hindi. Tinatanong namin, hindi naman sumasagot, kaya diniretso na namin sa inyo. At sana, paglaanan nyo ng panahon na masagot ang taong bayan. Again, ibabalik ko. Anong masasabi nyo sa transaksyon ng Prime Media Holdings at ABS-CBN? Tama ba ito? Karapat dapat ba? Kaya panay ang atake ng ABS dito kay Tevez? Katulong ba sa Pilipinas? Makatulong ba sa ating kababayan? Moral ba ito? Legal ba ito? Then, again, paki-comment sana dun sa ano. Anong masasabi nyo sa pronouncement ni Boying Remulla na 99% solved na ang isang kaso na sa totoo lang hindi pa nasisimulan? Pwede ba yung ganun? Mr. President, galit kayo sa akin or hindi, whatever it is, hindi ko naman mapipilit yung pakiramdam nyo, pero pinapaabot ko lang sa inyo ang tanong ng mga Pilipino. Sana po masagot nyo ito sa lalong madaling palang. Ito sabi ni Xiaomei, mabuti pa itong si Kong Tevez, very specific magsalita. Yan eh. Diyan mo malalaman kung siguradong sigurado siya sa sinasabi niya. Very specific. Ito, meron siyang ididiin dito. Pakinggan ninyo. Ididiin niya. Specific. Sagutin nyo man to o hindi, marami pa kaming ibang tanong at sana masagot nyo. Oh, mga netizens, followers, bashers, meron pa ba kayong gustong itanong? Comment lang para i-ano natin, banggitin natin. Ha? Kung ano pong gamit nyong shampoo, alam nyo, seryosohin natin yung tanong mo. Hindi Selsun Blue, ikaw man Maricarci. Selsun Blue. Ha? Hindi kita pinapaya, kinukorek lang. Ha? Talaga mga bashers. Eh. Pati... Uwi ka na kung, kaya miss ko na rin kayo eh, pero balak nila akong patayin eh. Di ba? Maawa naman kayo sa... So, wala na. Meron pa ba? Sa transaksyon ng Prime Media Holdings. Meron ako nakakasalitaan sa kanya. Dahil kung gusto nyo, sabihin ko pa kung sino yung nagmaneho ng kotse. Oh, ah, bawat. Nakasakay na ba kayo ng ano? Ng... Di ba? Pero, ha? Para na nga akong sirang plaka nito eh. Yung kay Boying Remulla. Mga losses and... Ito ba ay nakakatulong sa taong... Tanong to ng taong bayan. One more thing, Mr. President, para wag na masyadong humaba yung live at yung vlog natin. No? Dahil marami pa namang mga susunod na kabanata. Sana lang wag nyo akong deadmahin. Pero kung dinedma nyo ako, nasa sa inyo yun. Dahil hindi naman ako lang yung dinedma nyo, kundi yung buong Pilipinas. Anong masasabi nyo sa pronouncement ni Boying Remulla sa na 99% sinungaling ng bayan, ng bansa? Hindi ko makita, no? Pero meron siyang binanggit dito. Nakaligtaan ko, nalagpasan ko. Baka narinig ninyo. Merong binanggit dito na isisiwalat sa asukal itong si Kong Tevez. O, doon parte niya binanggit. At meron siyang binanggit na 20. I-ano nyo na lang mamaya, i-replay o panuorin nyo yung buong live niya. Meron siyang binanggit na 20. Okay? So, isisiwalat daw niya yung 20. Ngayon, ako personally, hindi ko alam kung ano yon. Hindi ko po alam kung anong ibig niyang sabihin. Basta daw isisiwalat niya yung 20. Binanggit niya yung word na 20. Yung numerong 20, 20 binanggit ni Kong Tevez. Hindi natin alam kung ano to. Pero ako, ang opinion ko dyan, may connection po yan dito. Yung 20. Ha? Hindi ko sinasabing tama ako. Opinion ko lang naman, may connection dito. Ano yan? 20 pesos na bigas. Anong koneksyon ng 20 pesos na bigas sa isisiwalat ni Kong Tevez? 20% ng kalakaran, Coach Oli, sabi ni Kong Tevez ay 20. Baka, ha? Again, di ko sure.
Ito ang sabi ni Bia Molina, 20% ng kalakaran, coach, sabi ni Kong Tebes. Tandaan nyo po, binanggit din niya kanina yung tungkol sa bigas. Tatlo yan, bigas, sibuyas, at asukal. Tapos 20. Antayin na lang po natin para masigurado natin kung ano yan. Kung 20% ng kalakaran sa kanila o 20 pesos na bigas. Kasi di ba, binanggit niya, sinisingit yan sa bigas. Tapos binibenta ng mura yung bigas. Total kumita na sila doon sa sabuyas. Almeda Claire, ay may sinabi siya noon na 20% pwede rin. Or double meaning. Double meaning. Biba USA, tinik sa lalumunan ng mga tropang UAC si Tebes. Ay oo. Ayan, yan po ang aabangan natin. But sana nga sumagot si President Marcos. Pero siguro kung hindi sumagot si President Marcos, tuloy-tuloy ang siwalat ni Kong Tebes para sumagot si President Marcos. Pwede naman niya sagutin. I-deny niya kung gusto niya. Wala namang masama doon. No? Antayin natin. Marami pang isisiwalat si Kong Tebes. Punta po tayo sa next topic. Next topic po natin, etong pumalit kay SOJ sa presscon. Hindi, ngayon lang. Usong-uso. Siya ngayon nagsikat na sikat. Sino to? Si Bobo! Ayan. Pinagmamalaki niya pa. Pinagmalaki pa yung kanyang maling gawain. Pakinggan natin ito si Bobo. Gal sa pagkaabogado, wala raw pagsisisi. Disbarred na! Parehas kayo ni Cosing! Parehas kayong disbarred ni Cosing! Banat ng banat kasi kay Banta. Gayon! Disbarred! Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, sa pagiging palamura noon na humantong sa kanyang disbarment. Kumpiyansa rin daw siyang mababaligtad pa ang desisyon ng Korte Suprema. Nakatutok si Mariz Umali. Hindi raw apektado sa kinakaharap na disbarment case ang bagong talagang Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Larry Gadon. Hindi raw siya nababahala. Kahit ma-disbarred ka, edi ibig sabihin nilagay ka, may posisyon ka, edi secretary ka ngayon. Hindi ka na attorney, secretary ka na. O di ka level mo na si Boying. Okay na, kahit di ka na abogado, secretary ka na. At ibig sabihin nun, malakas ka sa presidente nyo. O, okay na yun. Iisipin mo, si attorney Roque, hindi na-appoint pa, nauna ka pa. Dalawa kayo natalo. Ay, ikaw nauna, okay na yun. Siyempre, hindi ka maano. Di ba? Oh, sekretary ka na kahit di ka na attorney. Sa presscon ngayong hapon, sinabi niyang hindi naman daw kailangan maging abogado kung nais tumulong sa kababayan. Hindi mo rin kailangan maging sekretary kung gusto mong tumulong. Alam ko na, kabisado ko na yung mga gawain ng mga politiko. Hindi mo naman kailangan maging abogado para makatulong sa bayan. Hindi ko rin kailangan maging sekretary para makatulong sa bayan. Si Tulpo nga nakakatulong sa bayan. Hindi naman, dati ha, hindi naman siya senator pa, kinokontra pa ni to si Kabutas. Ang mahalaga raw, buo pa rin ang tiwala sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang mahalaga. Pag talaga sa'yo, nauna mo si Atty. Roque, talagang buo ang tiwala sa'yo ni Marcos. Kaya lang, sabi ng iba, bobo yung pagkatalaga sa'yo. Mali ang pagkatalaga sa'yo. Wala raw siyang pagsisisi kung naging palamura siya at mabilis magalit noon. Siyempre, hindi ka magsisisi. Kaya ka nga napunta dyan eh. Kaya ka napunta diyan sa pagiging sekretary mo dahil palamura ka. Kung hindi ka ba palamura, makakarating ka diyan. Kaya ka nakatakbo dahil palamura ka, naging issue ka sa pabobo-bobo mo. Ginawa mong gimmick yan. Huwag tayo maglokohan. Gimmick mo yan eh. Ginusto mo yan. Para kasi Kabutas. Anong gimmick ni Kabutas? Birahin si Tulfo. Ikaw, gimmick mo yung bobo. Ginamit mo yung bobo. So paano, ba't ka magsisisi? Nang dahil sa salitang bobo, natalo ka sa eleksyon. Nang dahil natalo ka sa eleksyon, sekretary ka ngayon. O, dahil saan? Bobo. Nahumantong sa bagong talagang Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Larry Gadon. Sa presscon ngayong hapon, sinabi niyang hindi naman daw kailangan maging abogado kung nais tumulong sa kababayan. Ang mahalaga raw, buo pa rin ang tiwala sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala raw siyang pagsisisi kung naging palamura siya at mabilis magalit noon. It's a nice feeling also na yung buong-buo pa rin yung tiwala ng ating mahal na presidente. And so itong tungkol dito sa disbarment, I will just leave it to my lawyer. No? And one of them of course is Attorney Mark Jose Noel. Ay, parang ganyan ang nangyayari. Di kailangan maging abogado, pero maging tuta pwede. Oy! Galing sumipsip eh, di buo ang loob
siya na ni PBBM. Oh. Ayan at, yan ang talento ngayon sa politika, ano, ship-ship. Tolentino, para harapin yan. This is something personal which should not affect the way that I should perform my obligations to the President and to the Philippine people. Nang tanungin kung babaguhin na ba niya ang kanyang pag-uugali at mas magtitimpina sa kanyang pananalita ngayong Kung babaguhin niya na ang kanyang pag-uugali, eh bakit hindi? Sinabihan ka ni Ma'am Xi. O, diba? Eh, ikaw mismo, sa bunganga mo sinabi mismo, nasabihan ka. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanya, si Marcos o si Ma'am Xi. Pero ganun na rin yun. Pag si Marcos nagsabi sa'yo, parang si Ma'am Xi nagsabi noon. Sabihan mo nga yan, sisirain tayo niyan eh. Diba? Sinabihan ka, narinig ko yun, ikaw mismo nagsabi. O, eh syempre, sa ngalan ng posisyon, sunod ka na lang. Baguhin mo na kahit sa tingin mo, doon ka nakilala. Saan? Sa bobo. Presidential advisor na siya. Yes, oo. In fact, during the campaign, hindi na ako masyadong Sinabihan ka nga ni Ma'am Xi. Oh, aminin, huwag itanggi. Sinabi mo na yan sa interview. Adversarial yung dating eh. You know what? It has to be done eh. Kasi sobrang kasinungalingan yung ginagawa ng mga katunggali namin. Hindi. Gina-justify mo yung mali. Mali po yun, mali. Ako, hindi ako agree dyan. Ginamit mo yung salitang bobo para kasumikat. Ganun lang yon. Kahit mali. Ako eh, sa tingin ko, mali yung mga sinasabihan mo. Nakikita mo yung rappler. Kasi nakaaway niya ito, reporter. Sino ba yun? Basta yun. O si ano daw, basta. Nakaaway niya, ganyan. O eh, kita mo. Binibira pa ba ng Rappler si BBM ngayon? Grabe, bumirang Rappler nun sa PR kay PRRD. Ngayon, ano? Tamimik. Mabati na kaya? Sabihin mo, pagbati na kayo ni Marcos, tamimik na rin sila eh. Ano mang kasunduan diyan, ha? Pero, mali pa rin yun. Bagamat ako ay okay sa akin yung binira niya, pero yung style niya, bobo siya ng bobo doon. Tapos, ano pa? Mali. Wag mo nang i-justify ang isang mali. So kung hindi mo sila madaan sa paliwanag, daanin mo sa galit o edi naging effective. O di mag-vlogger ka, wag ka na secretary. Presidente ngayon yung kandidato ko. Oh. Ginastify mo pa. Hindi naging presidente yung kandidato mo dahil sa iyo. Sabi nung iba dahil sa 31 million. Sabi ng iba dahil sa Smart Magic. Pero hindi dahil sa'yo. Hindi dahil sa pagsasalita mo ng bobo. At dahil naging presidente siya, naging sekretary ako. Nakita mo, pinag-justify pa talaga. Anong ugat ng pagka-presidente ni Marcos? Bobo. Anong ugat ng pagka-sekretary niya? Bobo. Eh dahil naging sekretary ko, I have a chance to help people. Kahit magiging abala na siya. Ang aga mamuliti ka, no? Hindi. Kaya ka naging sekretary dahil sa salita mong bobo. Yun lang, ganun lang kasimple yun. Eto ha, may sabi yun. Mas matinding ahas yan. Sip-sip nga eh. Ang mindset ni Gadon, super loyalist. Walang mali kay BBM. Diyos yan, Gino Diyos. Sa ngalan ng sekretary. Dapat mas tapat ka sa bansa kaysa sa... Correct, Heidi. Meron katulad itong vlogger eh, si Gadon. Dati kung purihin niya si Isko. Grabe. Tapos ngayon nasa kampo ng tambalus-lus. Alam ko babanggitin niyo na naman si Mark. Hindi po si Mark. Loyal po yun si Mark kay Isko. Hindi si Mark. Sa bagong posisyon, maganda pa rin daw na sundin niya ang proseso. Kaya maghahain pa rin ang kanyang kampo ng motion for reconsideration. Kumpiyansa raw siya na mababaligtad ang desisyon ng Korte Suprema oras na maghain siya ng motion for reconsideration. Ngayong Hulyo ang Nutrition Month kaya tama lang daw na nalagay siya sa pwesto lalo't balak niyang hikayatin ng malalaking kumpanya na tulungan ang mga bata lalo na sa mga public school. Nagamit na naman ang mahihirap. Oh, yan ang nila dyan. Tulungan ang mga mahihirap. Sa ngalan ng sibuyas. Sa ngalan ng 20 pesos na bigas. Tangalan ng pag-aangkat ng asukal. Ay nak, edi hero pa kayo ngayon niyan. Ito sabi ko. Gagawin nilang tutayan kasi sip-sip, pasingutin sa sunod-sunuran. Di kaya nga eh, bakit hindi nila binigyan ng posisyon? Ito si Attorney Roque. Malay natin, baka kasunod na. Pero kasi alam na ang loyalty noon pa rin ni Roque kay Sara, kay PRRD. Bakit si Attorney Panelo, kasi si Attorney Panelo, nagsasalita ng hindi siya yung basta ginodyos lang, nagsasalita siya ng tama. At saka, alam din natin na ang loyalty nun talaga na kay PRRD, tsaka kay BP Sara.
Eto, hawak ito. Tambalos-los ito. Hawak to sa liig.